Kahapon, pinalarga ko pang iayos yung herb dokumente. Ang kahulugan ng herb dokumente ay yung inheritance document. Yan ay ilinabas, ikinuan niya ng Swiss Embassy. Siya nag-issue niyan. Hindi yung, pero nanggaling din sa UBS yan. Dito na lang pinakuan niyan. Yan ay nangangahulugan na hindi kay Marcos. At siya ang pinasok. Kasi nung mga unang panahon, nung mga 2018, nagpadala na ako ng sulat dyan sa, kuan, sa Swiss Embassy. Pero yung ginawa ng LBC, binago yung telephone number ng ko, na, kinup, na isinubmit ng kaibigan ko. Kaya doon, noon pa lang, nakaharang na yung mga yan. Pagkatapos, dumating ako ng 2020 dito, ay kinuwan ko na yan. Yung 21 yata noon dumating ako dito eh kinuwan ko na sinulatan ko li yung Swiss Embassy. Pero ang pinagtaka ko, tinawagan ako, hindi daw nila kilala kuman yung LBC sa akin eh, hindi daw nila kilala yung ambassador. Ngayon, tinitignan ko maigi yan eh. Imposible hindi kilala kung yan ay opisina niya. Di nangangahulugan, may kabalbalan na ginagawa itong mga Maharlika na ito. Kaya, paano yan ngayon? Eh, nakalusot. Iyan, antayin ninyo, ipopos ko yung kwa na yan. Kasi yan din ang sinulat ko, sinulatan ko noon, yung CEO ng kwan ng UBS sa kwan, pero pinadaan ko din sa embassy. Yung kwan na yan, 2003 nung inissue yan eh. February 14, pag-ibig, oh, puso, araw ng mga puso, February 14. Ngayon, yung paglalakad ko ng ganyan, doon sa pinapunta ako sa Krami, nakita ko yung isang incheck. Malaking katawan. Talagang siksik. Malaki mga braso, mga kwan. Kinukunan niya yung mga landmark gaya ng nakakuan na Santulan doon sa LRT. Marami siyang kinukunan eh. Eh, pinanunood ko siya. Siguro napansin niya, pinanunood ko siya. Hindi ako umalis eh. Tinitignan ko siya ng matalim eh. Nung tinitignan ko ng matalim, dumigil siya. Kung wari lalapit sa akin. Sabi ko nga eh, papalaban yata ako ito ah. Hindi lang ako kuan, basta kalmado lang ako. Eh hindi naman siya tumuloy. Pagkatapos lumarga ako, sumunod siya ng konti, pero bumalik ulit. Aka ako, wala itong. Tapos, umalis na siya. Yun, hindi alam na mga kwan dyan, mga gwardya. Mga inutil ang mga pulis nyo. Mga pulis dyan sa Krami. Mga gago kayo. Ikaw na namumuno. Sira ulo ka rin. Wala kang alam. Gunggong ka. Hindi mo alam na kinukuha na lahat ang mga landmark kung paano tayo susugurin ng China. Oh. Kasi ginawa na ninyong kung yung putang inang Duterte na yung panahon na yan, katulong niya itong putang inang bunggo na ito eh. Na sinasabi, Province of China, Republic of the Philippines, Province of China. O, sino may kwan yan? Hindi ba yung putang inang bumbong na yan? O, yan sobrang sinasabi ninyong kwan na kwan yung salbasyon? Putang inang. Kaya sabi ko, kuwan pa daw yan, kuwan pa daw 17, kuwan pa, pwedeng ipa-carbon test yan para malaman kung kailan ginawa yan. Kasi yung ginagawa nila sa Cavite na titulo na para maging luma, wiwisik-wisikan ng tubig, pagkatapos yung isprayan lang ng tubig na, yung spray na konti-konti lang, pagkatapos
lulukotin, papasok sa kawayan, susunugin yung kawayan. O, tapos, luma. Ganyan ang trabaho ng mga scammer doon sa Cavite, yung mga nagkukuan na nagpapalsipika ng mga titulo. Kaya, napakahirap niyang. Hindi ninyo alam. Pagkatapos, itong mga sinatong na ito, palibasa wala kayong alam kundi tumanggap ng mga tong. Putang ina nyo. Yan si Bato, yan si Tolentino. Unang kumandidato yung pagkasinador, pero umurong yan. Dahil ano? Kasi doon sa mga entablado na kukuha ng mga meeting nila, nagpapalabas sa mga nakabikining babae, mga kakwal lang na tupis, nagsasayaw doon. Eh kababoy, binababoy na eh. Pagkatapos, eh, pinaupunin nyo yan. At putang ina niyan. Ewan ko lang kung anong kumpanyan. Anong silbi yan? Yan si Bato? O, may nahulihan ng isang maletang pera doon sa bank. Katulad din ni kanyang Winston Garcia, yung Major General, kuno. Nahulihan ng $43 million. Saan galing yung mga pera na yan? Yan sinasabi ko sa inyo. Dahil yan, malamang sa PNB o di kaya yung mga armas. Kasi bawat ma-develop ng Amerika na armas, may share ang Pilipinas dyan. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya, mantakin mo si Bato, ipasara mo yung isang malaking tindahan ng kwanjan, mga luxuries. Oh, na sila lang na mga magkakasama ang nandoon na namimili. Kaminan niya, pagkatapos sasabihin, kung wari, laban sa China, bakit hindi kayo kumibo? Noong panahon ni Duterte, palibasa si Duterte, nabigyan ng $2 billion. Oh. ng China. Pero, dito din nila inimprinta yung dolyar na yun eh. Nakaw. Yan ang sinasabi ko. At yung papel na yan, nanggaling din sabi yung BSP. Samantala pag ang isang tao nagpalsipika, nahulihan lang ng perang counterfeit, yung mga palsipikadong pera, kinukulong ninyo, eh yung putang ina niya mga joke no na yan, mga kwan na yan. O, gaya ngayon, nagpalabas na naman ang pera. O, palsipikado. O, bakit hindi sila makulong? Samantala pag mahirap, nakukulong. Putang ina nyo. Ginagawa nyo sa inyong bayan. Kaya walang kanyan eh. Kung talagang matino kayo, bakit hindi ninyo pa-dismantle yung tinayong tower ng China sa loob ng Campaginado? Oh. Kung wala itong gagong kung na ito, turpo, kung wala yung biimbestiga, oh. Pagkatapos umayon din, ay gago ka! Wala kang silbi! Tarantado kayo! Kumuwari kung magsalita kayo, mga matino kayo, saan ang katinuan nyo? Pagkatapos, ayaw ninyo mamura? Yan ang sinasabi ko na sa inyo. Mm. Ngayon, pagkwan, ipopos ko yung kwang ko, sulat ko. Wala. Yan ang nagpapatunay na walang dokumento si Marcos sa UBS. Wala siyang ginto naka-deposit doon. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Dalang ginto niya na nakukuha sa treasure, konti-konti, yun dinala sa Amerika. Katulad din yung 500, nadala sa Amerika yan. 500 tonelada. Tapos sasabihin nyo sa UBS, putang ina niyan. Para sabihin na kanya yung ginto na yon, putang ina nyo. Kayong mga Marcos, putang ina nyo. Sabihin ko sa inyo, putang ina nyo. Wala kayong ginto doon. Doon, yung sinasabi ko, ang kwan niyan, inheritance document. Oh. Kaya dalawa yan eh.
na ilinabas na walang dokumento mula sa UBS. O bakit walang linalabas si Marcos na galing sa UBS na dokumento? Yung una, relevant code, document. Yung pangalawa, herb, dokumente, Pilipinin. Ang nag-issue dito, yung Swiss Embassy. Puta, nung kung na yan, yung pagsulat ko lang noon ng kon, talagang hinaharang na nila eh. Kaya, natatawa lang ako sa kanila eh. Dahil yung una, ang sinulatan ko, kaya walang pundo ko, i-blinak nga ako ng IMF eh. Dahil alam niya, totoo yung sinasabi ko eh. Oh. Ang unang sinulatan ko dyan, si Axel Weber. Pero hindi ko alam, hindi ko na sasabihin kung paanong ginawa ko. Oh. Ngayon, ang pangalawa, Herculean, Wonder, Baker, and McKenzie. Oh. Eh di, anong malay nila yung mga ganyang bagay? Kasi dyan may mga nakatago dyan. Parang talinghaga yan na dapat mong malaman. Napakahirap yung ginagawa nyo sa kababayan nyo. Sinasabi ko na lang, ibinebenta ninyo. Pinayayaman ninyo yung South Korea. O hindi ba? Kayo nagpinance niya yung kwan ng Daewoo, yung Kia, yung mga... maraming pininansan niya hanggang yun sa Hanjin. Kumwari, dinala dito. Nagtayo, pero umalis. Maraming bagay na hindi makuha. Kaya dito, walang matino dito. Sabihin ko sa inyo, totoo. Kasi, dito, yung mga kinuan dito, ng mga kwanjan, hindi magpipinance dito. Unang-una, napakataas ng kuryente. Ang political climate dito, hindi maganda. Mataas ang inflation. Paano sasabihin yung magtatayo? E po, tagina bongbong na yan, pledges pa lang eh. Sa kanya, totoo na. Mantakin mo, pati Thailand, pinayaman nyo, Malaysia, Indonesia, yung Brunei, ang nagpatayo ng palasyo ng Brunei, si Marcos. Paano yun, hindi ko nalaman. Si Joey de la Cruz. Dahil lang galing siya doon, sinabi niya sa akin, ang asawa niya nasa Malacanang noon, nung panahon ni Marcos. O yung makikita mo yung mga maraming tato doon sa Cagayan, doon sa Santa Teresita, siya nagtatag noon. Dahil balak nilang agawin yung mga ginto dyan sa Puga Island. Pero wala namang ginto doon. Sinasabi lang doon na kalagak, pero walang ginto doon. Kaya yung kwan na yan, pag may bagyo, kakanlong doon yung mga isla, eh binabaril na nila. Kaya, yan ang sinasabi ko na sa inyo, kababayan. Magising kayo. Mantakin mo? Republic of China? Ang Pilipinas? O, sinong gumawa nun? Huwag mo sabihin, bumbong, wala kang kinalaman. Magkakutsaba kayo ni Duterte. Puta na agaw na yung mga ari-arian natin. Mabuti pa si Pinoy, pinaglaban eh. Oh, eh kayo, mga putang ina nyo, mukhang pera. Oh, nakakahiya kayo, mukhang pera kayo. Kaya inaalok ninyo ako ng 7%. Akala nyo mukhang pera ako? Hindi ako mukhang perang katulad nyo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Oh. Kung talagang malinis ang hangarin nyo, bakit hindi ninyo paalisin yung mga China dito? Eh, puro mga kwan lang yan. Mga tourist yan. Expire na mga kwan yan, mga visa yan. Kung takin mo, darating dito lang mag-i-issue ng visa.
Para kang nasa Hong Kong. Mga siraulo kayo. Pera-pera. Kumita na kayo eh. Oh. Kumita na kayo. Pero nasan yung pera nyo? Gilapin lahat yan. Dahil yan, nakaw yan. Kaya yan, dapat makasuhan kayo ng treason. Pagtataksil sa bayan. Oh. Kaya nga tinatawag na, pinalalabas na nila, Maharlika Nation. Putang ina nyo, anong Maharlika Nation? Puro kayo magnanakaw, mga scammer, kaya pinakalat niya ng pinakalat ang mga dokumento. Oh, kung wari si TV man magkakalat. Tapos gagawa na kayo mga counterfeit na pera. Yan ang sinasabi ko. Pero kayo hindi nabibilanggo, pero palagay ko ngayon mabibilanggo na kayo. Tandaan ninyo yan. Huwag nyo sabihin na hindi kayo kaya mabilanggo. Matatangsik ka rin. Putang ina mo, BBM ka. Dahil puro kayo mga traitor sa bayan. O, katulad ni Salvacion, sinasabi niya. O, sabi ko nga, yung putang ina ng dokumento na yan, ay kwan yan, pwedeng i-carbuntis yan. Yung ulit ko na lang, malalaman niyan kung kailan ginawa yan. Puro kayong mga falsifikador. Kaya nga tahimik si Duterte. Ito lang mga troll niya, mga nag-iingay-ingay nga kwan. Oh. Tapos magkukuhan kayo ng SIM card, yung national ID, hindi nangyari, yung pangkaya ng SIM card. At saka hindi ninyo ako kayang pigilan. Yan sinasabi ko na lang sa inyo. Ipupos ko yon. Yung sinulat ko. Dahil yan, may tutulong na sa akin. Pero nakapasok na yan. Dahil yan, hindi nila alam ang paraan ng pagkuhan nila yan, kung paano nila gigibay. At saka yan, hindi kumpleto yung linagay ko doon. Hindi kumpleto yan. Kaya nga sinasabi ko, yan dalawang dokumento na yan ang magpapatunay na walang pag-aari ang mga Marcos doon sa UBS. Doon. Yung mga ninakaw niya siguro doon sa one, doon sa reparation, meron doon. Pero yung ginto, wala siyang ginto doon. Sabihin ko sa inyong totoo. Hindi nga niya alam kung kwan. Kaya ngayon sinasabi kong kwan na triangle na ganun, New World Order sa taas, kinulong niya yung mata, kinulong din niya yung 777. Dahil si Marcos, 976, yan ang mga numero ng letra niya sa kanyang pangalan, first name, second, middle name, at saka last name. Oh. Kaya yan ang Antichrist. Wala-wala na kayong kwan. Wala na kayong mapupuntahan. Kaya patapos na talaga. Kahit anong gawin nyo. Kaya nga yung confidential fund, oh. Kanino mo gagamitin yun? Bakit hindi mo gamitin yung laban sa China? Putang ina mo bumbong ka. At saka ikaw, Sarah. Putang ina yung dalawa. Oh, pati mga mga opisina ng gobyerno, may confidential fund. Oh, putang ina ninyo lahat. Oh. Bakit hindi nyo gagamitin nyo sa kapwa nyo Pilipino? Gago kayo. Putang ina nyo. Gago kayo. Bobo kayo. Gunggong. Bakit hindi nyo gamitin yan sa China? Oh, dahil gusto nyo, pagyamanin ng China, gusto nyo China ang umangat. Pero yan, kaya inaagaw ng kwan yan, dahil yung deuterium, akala niya, nasa Palawan yung deuterium, ay siraulo yan. Yung siping na yan, siraulo, kasambot yan ng Marcos at saka si Duterte. Oh. Pagkatapos, gustong-gusto ninyo yung putangin ng mga yan.
Oh, pinagtatanggol ninyo? Yung pandaraya mo sa eleksyon, sinasabi ko na lang. Hindi pa mag-eleksyon. Pinaplano na ninyo kung paano pandaraya niyan. Masabot ninyo si Gloria. Nagsama-sama kayong mga magnanakaw. Pati ni Estrada, magnanakaw din yan eh. Oh. Kaya ang tumatay yung president noon, pababasa lang sa kanya, eh pipirmahan naman ni Angara na yan. Kaya ang later president noon, yung dati yung namatay na Senador Angara. At nalaman din yan, dahil nga dito sa kwan na ito, kaya nalaman ng mga Angara yan. Dahil yung ibinigay sa kanya na maliit na kahon na 100 pieces na $1 billion na treasury note, kaya ginawa siyang ambassador sa kwan at para mapalitan. O, kaya nakabili ng maraming sasakyan niya, mga transportasyon. O, andiyan yung Florida. O, Saulog, Dagupan Boss. DLTB. Huwag mo sabihin na hindi totoong ipinangalan mo lang sa iba, dami. O. Kaya dun sa relevant document code ng UBS, wala si Marcos niyan. Kung talagang kanya, meron siya niyan. Wala. Akala niyo siguro yung gold, ang akala ninyo yung sinabing GBC, gold volume certificate. Hindi totoo yun. Totoo yun, pero hindi totoo meron gold volume certificate. Meron silang kung dyan, may mga nakalagak na ginto dyan. Hindi! Gawa lang ni Marcos yan! Katulong niya yung IMF. Kaya nga, blinak nga ako eh. O. Yung IMF na yan, yan ang nagpasunog ng mga dokumento dyan. Eh, may kopya. Nakarating sa akin ang kopya. O, paano yan ngayon? Kaya lang, alam mo dapat mong gawin. Eh, sino nakaalam na kay Axel Weber? Oh. Ultimo UBS, hindi niya alam yan. Itong Herkilian, Wunder, Baker, McKinsey, eh, kilala nila dahil sila nagpalabas niyan eh. Oh. Kaya, pagkatapos sasabihin ninyo, pag-aari ni Marcos, anong pag-aari ni Marcos? Scammer din yan. Oh. Hindi ba? Balak nyo iskamerin yung hari ng Belgium? Butangina niya. Nakakaya kayo. Butangina niya, presidente ka. Kaya nga sinabi, apo kasi. Oh. Yung nag-comment, apo kasi. Apo. Oh. Kasi yan, nasa Bible din yan. Kailangan alam mong gagawin mo. Nasa aklat ni Daniel, nasa aklat ng hukom, kung sino nagsara, sino nagbantay. Oh. Kaya nga, ang nagbantay dyan, nandyan din sa aklat ng hukom. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Hanapin ninyo yan. Kung sino nagsara, kung sino nagbantay. Ayan. Dahil yung nagsara, umalis, may pinagbantay. Kaya yung dalawa na yan, nagre-representa. Yung una, si Axel Weber. Oh. Yung pangalawa, si Herkilian, Baker, McKinsey. Ayan, sinasabi ko sa inyo, wala kayong kaalam-alam. Putangin ang mga Marcos na yan. Kaya yung Alpha Omega World Marshall Program, hindi totoo yung mga dokumento na yan. Isang tambak na dokumento pinakikita ni Imelda. Oh. Ano si Albino? Dalawa lang ang dokumento yung linabas ng UBS. Sabihin ko sa inyo yung totoo. At yung kung na yan, nanggaling din sa UBS, kaya lang dito na inisyo. Ah. Dito na inisyo.
hindi na sa kanila. Magkatapos ka sabihin mga dokumento hanapin ninyo, bakit ninyo hinahanap? O kayo mga Maharlika, bakit ninyo hinahanap sa akin yung dokumento ko? Para screenshotin nyo? Hindi ako, pungutangin na nyo, hindi ako ulul, hindi ako sira ulo na katulad nyo. O ayan, ginawan ko na. Mahirapan talaga kayo. Pagkatapos mga falsificador, falsificador, scammer, puta, nakakahiya. Oh, gobyerno, scammer na nga, falsificador pa rin. Andal, nako. Pagkatapos, shadow government pa. Puro mga piki. Palibasa, yung nanalo ko no, ah, sa pamamagitan ng daya. Eh, piki rin. Oh, kaya ano labas nyo? The picking duck. Palibasa, eh, kinukuha nyo yung mga inchit, kaya picking duck din kayo. Oh. Kaya, yan, gumising na kayo kung gusto nyong biyaya dahil yung nga sinabi ko, eh, ibabalik niya uli yung yaman ng dagat at yaman ng lupa. Yan. Dahil kung hindi, dadanas na kayo ng hirap. Pero ako, kukunin ko na yung party ko. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Oh. Dahil ako tapos na. Yung trabaho ko dyan tapos na. Kaya mababasa ninyo doon kung ano yon. Ngayon, ano pang magagawa nyo? Wala na. Walang magagawa yung mga Marcos na yan. Sabihin niya, kaya nga dinemonetize na yung kwan eh. Dahil, nagreklamo ko sa CIA, kaya dinemonetize nila yung 2021 pababa. Mm. At itong 2023, may bago silang pinalabas na pera, pero may sikreto doon. Oh, hindi ninyo alam. Kaya yung mga inimprenta ninyo, puro mga peke yan. Pati pera, peke. Pera ng Pilipino, peke. Oh, walang gold backup. Mapipilitan silang sumunod sa bayan natin. Dahil wala sila. Wala silang ginto. Pag-aari yan ng Panginoon. Hindi pag-aari ni Marcos yan. Ako nga, hindi ko inaangkin. Oh, ang kapal ng mukha nyo, mga Marcos, kayo ang kapal ng mga mukha nyo. Putangin na nyo, mata, makuha pa sa, kuhan, sa tiles, na, o sa marmol, ang pagmumukha nyo. Mahirap mabasag. Kailangan pukpukin mo ng gusto para mabasag. Kala nyo, umbra yung kalukuhan nyo? Bayang banal ang binababoy nyo. Kaya hindi umbra ang kalukuhan nyo. Oh, pinabayaan lang kayo noon. Pero ngayon, ano na? Wala na. Tae ang labas nyo. Tae ang labas nyo. Kaya yung mga dokumento nyo, pamahid na lang ng petyon. Sinasabi ko, dalawang dokumento lang ang linabas na UBS. At dyan, makikita yung sinasabi na kwan. Master Account Holder. Oh, yung ultimo sesensyo, sinabi nyo, Colonel, General yon. Hindi si Berenong pangalan niya, Sensio Santa Romana, ang anak niya, yung signatory na kwan. Mother Gold Volume Certificate. Hmm. Ano yan? Pinatay ninyo. Eh, may microchip yun sa katawan. Oh. Paano nyo malalaman? Oh, sinunog ninyo yung bangkay para walang ebidensya. Oh, di kayo din. Pagkatapos, inaangkin ng putang inang Princess Elizabeth kuno. Oh, sino ba si Princess Elizabeth kuno?
Oh, eh kaya kwan lang yan, pinanganak yan sa bunga mo, sasabi anak ng Reyna, putang ina niyo muro kayo mga scammer. Ang kakapal niyo, maski na si Migs, si scammer yan. Sasabihin niyo sa mariposa siya, ang mariposa kilala ko. Ayun, pinuntaan ko sa Nueva Vizcaya, kinuha ko. Espiritu yun. Lumitaw yung paru-paro sa isang lugar. Oh. Wala kayo. Magsitigil na kayo sa mga kalokohan nyo dahil malapit-lapit na kayo. Umanda kayo, pero dadaanin kayo sa legal, hindi yung porke pinaratangan, hindi yung katulad ng ginagawa ni Duterte, ni ay Duterte, demonyo, ay este digunyo, na ikukuan, palit ulo. Walang kasalanan, papatay. Kaya ang laki ng kasalanan, takot na takot na yung putang ina niyan eh. Hindi na malaman eh. Tahimik na siya eh. O, maski na si Sarah. Kaya nga ilabas ninyo yan. Yan sinasabi ko, yung putang ina ng confidential pan ninyo ay gagamitin nyo sa kapwa nyo Pilipino, sa halip na sa dayuhan ninyo gamitin. O, kaya yung mga, kaya inagawa na ninyo yung mga confidential pan ng mga military para kwan na eh. Oh. Para hindi sila makakilos. Hindi sila maka kwan kung sino mga kalaban ng bayan. Hmm. Yan ang gusto ng mga Marcos. Kaya napakataas ang kwan nila at saka ni Duterte ng confidential pan para gamitin sa kapwa niya, kababayan niya. Yang ispayahan niya, hindi yung mga dayuhan, kundi itong bayan niya, kung sino ang magkukon sa kanila, magkakanulo. Eh ako, kaya ba ninyo? Sinasabi ko, kaya ba ninyo ako? Yan, sinasabi ko, hindi nyo ako kaya. Pa, butangin na nyo, trabaho nyo. Yung iniispiyahan ninyo, kababayan nyo, oh, para, ay putang ina nyo, mga kwang kayo, mga tutak, mga galamay lang kayo, nisiping, iniispiyahan ninyo yung kwan, kababayan nyo para i-report kay kwan. Kaya yung Maharlika Nation na yan, burahin na ninyo yan. Mga putang ina ninyong mga kasapi dyan. Pagkatapos pati yung deuterium. Kaya Maharlika Wealth, o kukulin ninyo yung hindi ninyo pag-aari. Pamimigay na naman sa China. Putang ina nyo. Hindi pwede yan. Yan ang sinasabi ko na lang sa inyo. Talagang wala na. Tapos na yan. Tapos na kayo. Ikalat na lang ninyo ito. I-share ninyo sa iba. Kaya nang totoo. Kaya napakataas ang confidential pan. Ang iispiyahan nila, yung kapwa nila Pilipino. Na kung sinong kukontra, papatayin nila. Hindi ba nangyari kay Lapid dyan? Kaya pinaimbestigahan ko na yung mga kwan. Hindi ko ba naman magbibigay ka ng 100 million para makaupo ka lang sa preso? Katarantaduhan yun. Big Rodriguez. Kaya nga si Lisa, sayaw na sayaw dahil masaya na siya, marami na siyang pera. Gilapin lahat yan. Sabihin ko sa iyo yung totoo. Para kang timang. Kaya yung sinabi mo, habol mo lang dyan yung titulo na First Lady. Shadow government na yung tunay ni Marcos ang lumitaw. Pagkatapos, kukuhan ka pa. Wala na. Baka labas mo dyan, kabit. Sige na.